So this is the last night of my stay here in the Philippines. Babalik na naman ako ng Saudi and ayun yung mga bagahe ko, nakakaalat pa dyan. Gagamitin ko din itong laptop ko and everything. Tamad ako mag-empake. Pero inuunti-unti ko, nagsimula lang ako kaninang hapon. Tapos hanggang ngayon hindi pa ako tapos kasi inuunti-unti ko siya, tapos lumabas pa ako, nagpunta pa akong SM kanina, kumain lang ako sa Mr. Kimbab dahil ewan, nung first time kong natikman yun, nasarapan ako. So sabi ko kanina, kakain ako ng Mr. Kimbab, tapos bumili na rin ako ng contact lens ko. Ayan, ay kita nyo, dahil kung napapansin nyo sa lahat ng vlog ko, nakasalamin ako. Pero ngayon wala akong contact lens. Yan, wala. Tapos yun, sobrang mixed emotion lang kasi ako na nga lang din yung babalik. Meron na akong taxing sasakyan din. And yun nga, let's see kung anong mga mangyayari after this. See you na lang bukas, for sure. Tatapusin ko muna yung binabagahe ko. Bye-bye! Wala sila moms eh. Si moms nasa Cavite. Si Claudine nasa school. Si Camps at Ems tulog. And yeah. Dito natin yung sundo ko. Maluwag ang airplane ngayon. Wala akong matapit. Thank you.
Nagmumuis. I'm home. Welcome home, Yims. I'm back at my home. This is my home. Grabe, sobrang humid ng panahon. Nakikita nyo naman. Ang init. So, it's 10 o'clock na ng gabi. And may mission pa akong kailangan gawin. Kailangan ko punin yung sasakyan dahil may pasok na kami bukas. And, yeah. Sana mag-start siya. Because usually, pag nai-stock yung sasakyan, pero tinanggal ko naman yung connection sa battery. Pero, let's see, sana ang hirap mag-ayos kayo ng sasakyan at gabi na. Pero, hanap lang ang taxi and then gora tayo dun sa school. So, nakahanap na ako ng taxi. Tatlong taxi yung kinonta ko. Buti yung pangatlo. Umokay. Actually, yun yung isa sa mga mahirap dito nga. May Karim. Yung Karim is katumbas ng Uber or Grab. Pero wala pa akong application nun. Pero may mga contact naman nga ako na taxi driver. So, yun. Sunduin na ako ng isa, then diretso tayo sa school. And then, ang wish ko lang talaga mag-start yung sasakyan. Tsaka sana hindi flat yung gulong or something. Kasi syempre, di ba, pag matagal na kayo stuck, napa-flat siya. Sana, basta sana mag-drive ko siya hanggang sa gasoline naman lang para mahugasan or something. So, welcome back. Totoo na talaga to. Boom! Sana mag-open siya. Actually, kakabit ko muna yung baterya. Okay. I need light. Sana talaga mag-start siya. Pero sabi naman nung sinakyan kong taxi driver, oo daw, basta tinanggal daw yung positive. Ayos! Nagbukas na yung ilaw niya sa loob. Yes, ibig sabihin hindi na-discarga yung baterya. Ayos na ayos. Grabe, may bago pa din siya. And the moment of truth. Yeah! Ang init. Pero, ano ah, yung init ngayon, hindi ko ina-expect na... Baka kasing yung mga balibalita is overacting yung init. Pero, mainit talaga siya. Pero, hindi ganito yung ina-expect ko. I mean, hindi siya ganun kainit. Pasensya na, hindi ako masyado makapagsalita. Pero, kainitin lang na lang konti ang ating sasakyan. And yeah, kalahati pa ang ating gasolina. It's... Ano oras na ba? 8:00 oras na natin dahil tinanggal natin ang baterya. So yun, mission accomplished tayo guys. Congrats. Oh, diba? Ang dumi. May gulay. Wala pa naman ako pamunas. So, bala ko sana magpa-car wash pero dehado nga dahil 11 PM na. Sakado na nga yung car wash. Bibili na lang ako ng tissue at pupunasan ko itong mga bintana at hindi ako masyado makakita. Grabe. Mamantika na ang aking mukha. Ito ang kailangan ko. Madaming tissue. Bukas na ako magpa-car wash. Ayan, kahit pa paano luminaw-linaw din. Pero ang humid kasi, alam mo yun, ano, nagmo-moist-moist siya. And ako din, nagmo-moist na ako. 11 o'clock na ng gabi, naglilinis mo ako ng salamin. Anyways, uwi na tayo, 30 minutes drive din pa uwi sa amin. It's 11:07 na, so
Wala pa akong tulog. Ano na sa Pilipinas? Anong oras na? Alas 6 na ng umaga, di pa ako natutulog. Anyways, bukas dire-diretso pasok natin. So, bilisan na natin. See you guys sa bahay. And I'm home safe and sound. Grabe, anong oras na sa Pilipinas? Alas 5. Alas 5 pa lang pala. It's 11:40 na here. Plus 5. So, 4:40. Right. Well, actually, hindi ako nakatulog kanina sa plane. So, wala pa talaga akong tulog. And, yeah. I'm alone now. Pero, alam mo yun. Ay, back to reality. And, bukas baka hindi mo na kami pumasok. Or baka hindi mo na pumasok. Kasi yung baka Thursday na lang kami pumasok. It's, ano na ba ngayon? Tuesday? Tuesday pa lang. Wednesday bukas. Thursday na lang kami Thursday na lang ako papasok. Pero baka bukas pumunta din naman ako ng office para kunin yung ID, pa-car wash, tsaka mag-check lang sa opisina. Let's see kung anong mangyayari. Wala pa naman din akong amo, I think. Wala pa naman, kasi yung mga teachers halos yung mga amo ko. Yung mga teacher, parang next week pa ang pasok nila. So, yun. Malamang sa malamang, wala pa akong amo. So, tambay-tambay lang ako sa opisina. Siguro, mag-edit ako ng videos. Medyo madami-dami akong videos na hindi pa na-edit. And, yeah. Yun lang. Papahinga na ako, guys. Hi, vacation 2017 is over and I'm here again. Ano ang tawag doon sa ano episode ko? Life in a sandbox, dati 'yun eh. Ano mo 'yun? Sabaw na ako, guys. So, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa ating vacation 2017 kahit wala masyadong vlog. Puro gala lang pinagbablog ko, wala masyado yung family time namin. But still, all is well, all is fun, and sulit naman ang aking bakasyon. See you guys.